Pabalik na ako dyan. Sinabihan ko na rin yung mga bantay natin dito na walang sisilip sa kabao. Ayos lang ba kayo? Wala pong nakakahalata. Ang mahalaga, ligtas siya ngayon. At wala nang ibang dapat makaalam. Ate, sigurado ka may bumabantay na sa puro ni Tasi. Oo, ate. Nagpadagdag. Gumawa na naman ng paraan sa tanyari para mga Thomas. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Sundin mo lang utos ko. Wala na tayong oras. Kailangan mo lang bumaba. Pero ma, nakuha ba yung text ko kung saan dadalhin si Cassie? Yes, ma'am. O sige, baba na siya. Bilisan nyo. Huwag kang matakot. Sundin mo lang ang utos ko. Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan, ha? May pitong utos sa akin ng mama mo. Kailangan kami dali sa safe house. Manong, nasa panganib yung buhay ng mama ko. Walang ibang tuturo sa kanila kung di tayo lang. Please, tulungan niyo sila. Tulungan natin sila, mama. Ayun! Ayun sila! Ano nangyari? May humarang yata sa kanila, ate. Tama-tama, hindi tayo mapapansin na. Ano pinaplano mo? Ihulog natin dyan. Ano? Mapapakamatay tayo? Neil, makinig ka sa akin. Kailangan natin gawin to para matapos ang lahat. Kailangan natin mapalabas na wala na si Cassie na namatay siya sa aksidente. Pero ate! Tiwala ka sa akin. Magiging maayos ang lahat. Kumapit ka! Mali ka ng demonyong binagaro nila. Sige, siguraduhin yung patay ang mga yan. Tara, tara! Pasensya ka lang, kinailangan kong gawin to. Ito lang ang paraan para mahuli si Nadanella, Tector, at masigurong ligtas ka. Mama, naiintindihan ko po. Pero hanggang kailan po ba natin gagawin to? Para maging ligtas ang anak ko. Please, Tope. Walang ibang dapat makaalam. Tope, please. Kapag may ibang nakaalam nito, lalo lang tayo mahihirapan mauli si Ate Daniela at si Mang Hector. Paulit-ulit na sila gagawin ng masama at nadamay ng ibang tao. Kailangan nilang pagbayaran sa batas ng mga nakawala. Para po sa kaligtasan ni Cassie. Wala po akong pagsasabihan. Salamat, Tope.